Isang mapagpalang araw mga boss, sana ay puno ka ng grasya. Huwag magpapapikto sa sinasabi ng iba, focus lang sa goal ha. Para sa video na to ay magkabit tayo ng piston ring sa mga piston. Bago pala makabit ang ating mga piston mga boss sa cylinder block nito ay kailangan na makabitan muna ito ng mga piston ring. Ang video na to ay basic lang at para lamang sa mga baguhan. Speaking of baguhan mga boss, ay mag-shoutout muna ako sa aking mga boss na mga veterano. Sina boss Laisi Alan Muley, Joy Purmintira, Christian Magtibay Godoy at boss Rocky Esmero. Ingat sa biyahe mga boss. Sa pagkabit ng piston ring sa piston ay madali lang. Dapat mo lang tandaan mga boss ang mga marking ng piston ring. Kailangan na nakatap position ito. Bago pala isalpak ang piston ring sa piston ay kailangan na masukat muna ang mga ring gap nito sa mga cylinder liner. Sa punto na to mga boss ay sinukat na namin ang mga ring gap nito. Ang makina na to pala ay mayroon tatlong klase ng piston ring. Ito po ay ang top or first ring, second compression ring at ang oil ring or third ring. Ngayon mga boss ay magsisimula na tayo sa pagkabit ng piston ring. Medyo matigas ang piston pin sa piston na to kaya nilubricate muna namin ito at pinupokpok. Nakaready na pala ang mga piston ring sa kada number ng silindro at tinali na namin ito mga boss para hindi magkapalit-palit ayon sa number at sukat ng ring gap nito. Kailangan na malinis ang piston at ang mga piston ring bago isalpak sa piston. Sa punto na to mga boss ay bago ang ating mga piston ring at ang piston. Standard ang mga sukat nito. Ang mga sasalpakan din na liner nito ay standard din po. So first things first, lagyan muna namin ng number ang piston base sa number ng cylinder sa pagsukat ng ring gap. Sa punto na to mga boss ay nakatayo ang posisyon ng ating piston. Kaya una namin ikabit ang oil ring dito. Basta oil ring mga boss ay meron po yung expander ring. Kaya ito muna ang unang ikabit natin bago ang oil ring. Pwede din na nakatiwarik or nakabaliktad ang ating posisyon ng piston or nakahiga. Depende na po yan sa diskarte nyo mga boss. Kayo nang bahala. Make sure mga boss na nasa opposite direction ang kaputol ng expander ring sa ring gap ng ating oil ring. Sa pagkabit naman ng oil ring ay may mga marking po yan na tinitignan. Kailangan na nasa top position ang marking ng ring. Malapit lang po na nakalagay ang mga marking sa ring gap nito. Kaya hindi ka mawawala. Marami po akong tutorial video about sa piston ring at sa piston. Nasa YouTube channel ko po. Pwede nyo pong tignan. Ang oil ring po ang pinakamalambot sa lahat ng ring. Kaya kinakamay ko na lang ito. Sunod na ikabit ay ang second compression ring. Kagaya lang sa naunang diskarte ang pagkabit, tingnan muna ang posisyon ng marking ng ating mga piston ring at kailangan na nasa top position ito bago ikabit sa ating mga piston. Ang second compression ring ay matigas-tigas na naklase ng ring. Pero since kaya pa sa kalyo ng daliri ko ang pagbatak nito, ay kinakamay ko na lang muna din ito. Ang panghuli mga boss na ikabit natin ay ang top compression ring. The same procedure pa rin. Tignan ang posisyon ng marking bago ikabit. Kailangan nakatap posisyon ng mga marking nito. Bakit importante na nakatap ang posisyon ng mga marking sa ring bago ikabit? Para maiwasan ang paglakas ng konsumo sa engine oil mga boss at makaiwas ka rin sa pagbluish na kulay ng usok sa tambotso. Pagkatapos masalpak ng lahat ng mga ring ay kailangan na malagyan ng oil ang ating piston ring groove at ang ating mga piston ring at ikot-ikutin ito sa kamay para malubricate ito at hindi madaling makapitan ng kalawang lalo na kung matagal pa ito may kabit sa ating mga cylinder liner. So the same procedure lang mga boss sa lahat ng pagkabit ng piston ring sa ating mga piston. Sa punto na ito pala ay kumamit na ako ng mahiwagang tila ko dito kasi medyo masakit na ang kalyo ng aking kamay sa paghawak ng mga piston ring. Kaya kung sa tingin mo ay nakatulong sa inyo ang video na ito ay please like, comment and share. Maraming salamat! Biyay!